when should I go for foreclosed, or when should I go for condominium unit? Can you give us some tips or strategies or like guidance on that? Okay. Kunyari, gusto mo lang condo. Regardless, kay foreclosed, kay pre-selling, kay for sale by owner, depende sa price eh. Hindi yun automatic, ay pagka-condo dapat foreclosed. Hindi ganun. Titignan mo pa rin yung price. So, kunyari ako, kami ni Mrs. gusto namin condo. Mas secure. Kailangan, yung presyo ng foreclosed na nahanap namin, i-compare namin sa mga una. Baka naman may brand new na mas mura pa. Baka naman may for sale ng isang unit owner doon. Gusto na niyang ibenta. Baka mas mura pa. So, kailangan i-compare mo pa rin. So, hindi yung automatic, ah, pag foreclosed, mura. Hindi. Hindi ganun. Kailangan, case to case, i-compare mo pa rin. Otherwise, baka mamaya magsisi ka, bumili ka ng foreclosed, 1 million. Ah, nakamura ako kasi foreclosed. Pero pagtingin mo sa kapitbahay, uy, eh, for sale. Pagtingin mo, 800,000 lang. Oh, sino? Medyo dehado ka doon. So dapat, huwag mong isipin na mas mura ang foreclosed automatic. Hindi ganun. Hindi automatic yun. Kailangan i-compare mo sa lahat. Actually, yan ang pinagsisihan ko noon. Kasi nung bagong kasal kami ni Mrs., wala pa kaming balak bumili ng bahay. Ngayon, nagsabi na, uy, bilhin niyo itong bahay nito. Kasi mura na yan. Ay ako, wala pa akong alam noon. That was more than 12 years ago. Wala kami ibang tinignan. Yung pala, hindi yung mura. Mahal yun. So, lahat. Hindi lang yung mga gusto mag-invest sa foreclosed, ha? Basta bibili kayo ng property, huwag na huwag kayong bibili without checking yung ibang available kung magkano ba. Para at least, alam nyo na nakakamura kayo or alam nyo yung tamang presyo. Pero Jay, what type of an investor should you be para to go for foreclosed property, or should you go for pre-selling? Ano bang mapapayo mo doon? Ako kasi kung willing kang maglakad ng papeles, hindi ka takot mag-renovate, kasi ang mga foreclosed kailangan ng renovation usually. So, yung gustong mag-invest sa foreclosed, dapat willing ka. Hindi yung tipong pipila ka lang sa Registry of Deeds, nagko-complain ka na. Actually, may mga na-meet akong gano'n na masarap. Ano. May kalong pumili, eh, Diyos ko naman, makapipit ka ng 1 million. Pero, yun, kailangan willing ka. Kasi very tedious. Mas mahaba ang proseso pagka foreclosed, admittedly. Kailangan mo rin malaman kasi kung worth it yung effort, may additional effort. Ngayon, kung ikaw, busy ka sa work, tapos, wala ka talagang time na mag-analyze, mag-inspect, edi yun, sige, mag-pre-selling ka na lang. Pero, based on experience, yung pre-selling, tsaka yung foreclosed, paano mo malalaman kung alin ang mas good? Ito, tip ko sa inyo. Yung foreclosed unit, i-compare mo siya sa presyo nung pre-selling. For example, ito, may actual data, 2.4 million, Avida, New Manila, I think 46 square meters yung condo na yun. Existing, Tower 1. During that time, hindi pa nakatayo yung Tower 4. 3.5 million. Hangin pa lang. Tapos, may isang nakita niya yung 2.4 million sa website ko. Active broker pa ako nun. So, tinanong niya ako, bakit ang mura nito, 2.4? Eh, ito, nagbigay na siya ng 10,000 reservation fee dun sa 3.5. Sabi niya, totoo ba yan? Baka naman scam yan, 2.4 million. Kasi umuha ko 3.5. Nahamon ako, na-challenge ako. Swerte ko noon kasi just before siya tumawag, i-inspectionin ko yung condo na yon, yung unit na yon. Hawak ko yung susi para sa yung plan. Sabi ko, sige ma'am, kung gusto niyo, pakita ko sa'yo. Unit owner din siya ng Avida. I think Tower 2 or Tower 1 din. So nag-meet kami doon, nakita niya. 2.4? 3.5? Ito, tapos na, yun, hangin pa lang, dito na ako. Magkano na ito niya? More than 1 million. So, yun. Pagka ganun, madali. Kasi madali mo makompare. Kasi meron existing, pinakompare mo dun sa itatayo pa lang. Tsaka alam mo, abida yun. Kung ang Tower 1, Tower 2, Tower 3, Tower 4, halos pareho lang yung mga unit na yan. So, pagka ganun, andali. Andali i-compare. Ayun. Ang mahirap i-compare, yung may isang unit na foreclosed sa isang condo project, ikinocompare mo sa pre-selling sa kabilang kanto. Yung mga ganun. Paano mo i-compare yun? Ang hirap. Magkaibang developer. Again, depende sa developer kung ano yung magiging market value ng unit na yun or ng mga units
na nandun pag na-turn over na. So, yung mga yon dapat alam mo. Dapat i-compare mo. Hindi yung, basta pag foreclose, mas mura. Hindi ganun.